kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Good day kapatyak and welcome to Shop Vlog. So dito sa video natin, pag-uusapan natin yung frequency ng mga tunog mayaman hubs natin. Yung mga ganitong hubs guys, yung mga 6 poles, mga 3 poles 3 teeth, 6 poles 3 teeth, mga ganyan. Okay, so meron kasi akong tropa na yung hubs niya parehas sa akin dito sa Hasens. Pero yung sa kanya, mas matunog. Parehas naman na stock, hindi ko in-edit, hindi din naka-edit yung sa kanya. Pero magkaiba kami ng tunog. Parehas hub, pero magkaiba ng tunog. So, paano nangyari yun? Magkaiba tunog pero parehas hub. So, dito na papasok yung frequency. So, ganito yung tunog ng 6 poles 3 teeth sa ganitong wheel set. 700C by 25C. Okay, so ganun yung tunog niya guys kapag may goma. Matining siya pero medyo may lalim na tone. Okay, so subukan naman natin na tanggalan ng hangin yung goma. Na iba naman siya ng konti. Konti lang, slight lang. Mas higher pitch naman siya. Bakit kaya ganun? Dahil yon dito sa vibration ng spoke. Kapag pumitik na yung poles, yan, pumitik siya, yung tunog nun magbabibrate dito sa rayos. Yan, papunta dito sa may rim. Yan. Dahil wala tong hangin, mas nagbabibrate yun, nag-e-echo. Pero kapag linagyan natin ng hangin yan, yung tunog na yon babalik lang yan dito, pabalik dito sa rayos. Wala nang pupuntahan yung vibration na yun eh. Kasi natatrap na siya ng hangin. Meron kasing pressure guys kapag linagyan natin ng hangin tong gulong. May pressure siyang papasok. Yung pressure na yon yun yung pumipigil dun sa vibration. Kaya siya mas maano, mas lower tone yung tunog ng hub kesa dito sa walang hangin. Okay, so ito na guys, dumating din tong tropa ko. Shout out sa iyo. Shout out. And so parehas kami ng hub, parehas na Hasens Pro 7, pero magkaiba kami ng tunog. Dahil yun nga, magkaiba kami ng wheel set. So kung tama ang teorya ko, mas matunog sa kanya kaysa sa akin. O tara, subukan natin. Okay guys, so tinanggal ko yung Bluetooth mic para mas dinig ng cellphone. Okay. So ganito ang tunog ng wheel set ko. Yung tunog niya, medyo lower tone. Parang ano, mas malalim yung tunog niya. Kung gagayahin natin yung tunog, parang ganun yung tunog niya. Ganun. Subukan naman natin dun sa isa. Okay, so ito yung isa, yung MTB. Parehas lang kami ng hub. Hasens Pro 7. Magkaiba kami ng wheel set. Pang MTB siya. Yung rayos niya, stainless. Yung rim niya, mas malapad. Kasi nga, MTB siya. At syempre, mas malapad yung gulong niya, 2.1. Kesa dun sa akin na pang road bike na 25C lang, mas manipis. So, tignan natin kung ano yung difference.
Ang tunog naman niya, mas higher pitch. Kumbaga, kung gagayahin natin sa boses natin, parang ganun naman siya. Kaysa dun sa wheelset ko na ganun siya. Magkaiba siya. Pero maliit lang na difference yun. Okay, so bakit nga ba ganun? Dahil yun sa vibration ng pitik ng mga poles sa magkaibang klase ng material, saka yung lapad ng rim, saka tires. Doon yan, guys. Kapag mas malapad yung rim, mas malapad yung gulong, mas matagal yung pagbabibrate. Lalo na ito, yung rayos niya, stainless, bakal. Pakinggan niyo yung tunog, guys, ha. Ito yung tunog ng rayos na stainless. Ayan, kapag pinipitik mo, nagbabibrate yan. O, diba? Yun yung frequency niya. Yun, matining. Dito naman, sa aluminum na rayos, iba. O yan, iba ang tunog niya. Mas malalim. Pung! Ganun lang. Pung! Ayan. Diba? Dito naman, guys, meron din akong wheelset dito na ang rayos, bakal. Ito naman yung tunog niya kapag pinitik. So, mas matining to kasi mas maiksi ang rayos. Ayan. Okay, so yun, guys, ang aking teorya. Mas matining ang hub kapag stainless spoke, malapad na rim, at malapad na gulong. Mas deeper ang tunog naman ng hub kapag aluminum yung rayos, aluminum yung rim, mas manipis at mas manipis din yung gulong. So, hindi ko naman sinasabi na ganun na talaga yung tunog nun. Yung frequency lang, yung parang tono niya. Siyempre, iba-iba naman yung tunog ng bawat hub. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. At kung gusto mo pa magdagdag ng observation mo o yung sarili mong teorya naman, comment down below lang, pag-usapan natin. Ito, masayang topic din to. Yun lang. Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.